8 ng ating aralin sa Araling Panlipunan. So, ang pagpapahalaga sa kontribusyon ng mga sinaunang lipunan sa Asya. Ang mga sinaunang kabihasnan sa Asya ay may malalim na ambag sa kasalukuyang panahon. Sila ang nagsilbing batayan at inspirasyon sa ugnayan ng iba't ibang sibilisasyon sa daigdig. Babalikan sa araling ito ang mga kontribusyon ng mga sinaunang kabihasnan sa iba't ibang salik ng pamumuhay ng mga tao sa lipunan. At pagkatapos ng araling ito, inaasahang matutukoy ang mga natanging kontribusyon ng sinaunang panahon sa Asya at nabibigyang pagpapahalaga ang mga kontribusyon nito sa kasalukuyang panahon. Ang kontribusyon ng mga sinaunang lipunan. Sa kanlurang Asya, ang mga lipunan o kabihasnan at ang mga natatanging kontribusyon ay makikita o mababasa ninyo sa pahina 32 ng iyong module. Gayun din sa Timog Asya at Silangang Asya sa pahina 33 at ang Silangang Asya sa pahina 34. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa. So, pagkatapos na basahin ang mga kontribusyon ng mga sinaunang lipunan sa iba't ibang bahagi ng Asya, ay gagawin naman ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Isinasaad dito, tukuyin ang sinaunang kabihasnan na mayroong kontribusyon na ipinakikita sa larawan. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. So ito namang mga larawan ay makikita sa pahina 34 ng iyong module. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Punan ang mga hinihinging detalye sa loob ng chart ukol sa mahalaga at dakilang akda mula sa mga kabihasnan. Ito ay gagawin din sa iyong sagutang papel. May tatlong kolom na nilalaman. Una, ang lipunan o kabihasnan. Ilalagay o isusulat ninyo kung ano lipunan o kabihasnan ang nasa unang kolom. At sa ikalawa, pamagat ng akda. At sa ikatlong kolom, ano ang nilalaman ng akda? Gawain sa pagkatuto bilang tatlo, ipaliwanag ang mga sumusunod na konsepto, gamitin ang chart na makikita sa pahina 35. Gawin ito sa iyong sagutang papel. So, mayroong dalawang kolom. Unang kolom ay ang kategorya. May tatlong kategorya. Ayurveda, Acupuncture, and Code of Hammurabi. So, sa ikalawang kolom ay gagawin ang paliwanag sa bawat isang kategorya. Then, ang gawain sa pagkatuto bilang apat, gumuhit ng tatlong bagay na makikita sa loob ng inyong bahay na maiugnay sa kontribusyon ng mga sinaunang kabihasnan at lipunan. Gagawin nyo ito sa isang malinis na bond paper or typewriting. So, ganito ang gagawin ninyo, ha? So, guguhit o magdodrawing kayo ng tatlong bagay na makikita nyo sa loob ng inyong bahay. O, halimbawa, mga kagamitan sa bahay. So, ano ba ang kagamitan? Meron kayo. Then,
ang inyong ginawang drawing ay iuugnay sa kontribusyon ng sinaunang kabihasnan at lipunan. Halimbawa ay anong bagay? Halimbawa yung inyong kagamitan sa kusina. Halimbawa ay mga plato, tasa, baso, o etc. So, paano nyo may iugnay ang mga bagay na ito sa kontribusyon ng sinaunang kabihasnan? Doon bang sinaunang kabihasnan sa atin bang lipunan ay may mga ganunang kagamitan? So, yun ang inyong gagawin. Ano? Naunawaan? Okay. Then, gawain sa pagkatuto bilang lima, pumili ng dalawang kontribusyon at ipaliwanag ang kahalagahan nito sa kasalukuyang panahon. So, isusulat din ito sa sasagutang papel. So, anong kontribusyon? Halimbawa, ang naganap ng unang panahon at ano yung kahalagahan nito sa kasalukuyang panahon. Ha? Anong kontribusyon yon? Then, bakit mahalaga? At gawain sa pagkatuto bilang anim, sa inyong tahanan, maghanap ng sampung bagay na maiugnay sa kontribusyon ng mga sinaunang kabihasnan. Tukuyin kung anong kabihasnan iyon. So, halimbawa, yung gulong. O, diba? Yung gulong ay sa ang kabihasnan natin matatagpuan. Diba? Sa kabihasnan ng sumir. So, maglalagay kayo ng halimbawa, gulong ng bike ni kuya. Ang kabihasnan ay kabihasnan ng sumir. Pagkatuto bilang pito, tukuyin kung anong kabihasnan ang pinagmulan ng mga salitang nasa pahina 36. Isulat ang KS kung kabias ng sumir, KI kung kabias ng Indus, KT kung kabias ng China, H kung Hittite, P kung Babylonia, P kung Phoenician, at J kung Japan. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. So, saan natin matatagpuan ang mga nakasulat na mga salita doon sa pahina 36. Ilalagay nyo o isusulat sa tapat ang sinasabi o sa gawain sa pagkatuto bilang pito. At ang huli, ang gawain sa pagkatuto bilang walo na ito, ha? Walo. Kasi nagkamali lang ito sa pagsulat. Abasahin ang mga sumusunod na mga tanong sa pahina 36 o 36. Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Okay, paalala lamang, ha, mga bata, huwag kalilimutang sagutin ang lahat ng katanungan sa inyong sa module. At isulat iyan sa inyong sagutang papel at huwag kalimutan ang inyong mga